Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat at sa video naman na ito, SLP versus US Dollar Tether ang ating i-analyze. But guys, in this particular video, magbabasa ako ng mga comments nyo kung ano bang insights nyo sa SLP kasi ayun yung ipaprioritize natin sa video na ito. No, yung mga comments ng karamihan dito patungkol sa SLP kasi mahalagang makita natin guys, ito kasi yung tinatawag na market sentiment o yung ano ba yung paniniwala ng mga traders at investors ngayon sa SLP, no, negative ba, umaasa pa ba sila o hindi na, and yung mga haka-haka sasagutin natin iyan. So hindi muna tayo magte-technical analysis pero nakikita naman natin, no, silipin lang natin ng konti na ang price ng SLP po ngayon ay nasa 2.60 pesos, yung kanyang all-time low talaga, binabalikan niya. No? Ibig sabihin, may selling pressure, may panic selling, kasi makikita natin na nag-cash out karamihan yung mga managers. Kumbaga, tumaas nga, binubuhusan naman. Right? So, by the way guys, bago tayo magsimula sa pagbabasa natin ng mga comments, no, ay ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader at isa ring Gen Z investor, no? Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, sa trading, coin analysis at di pa pa mga tips sa trading. No, kaya naman mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel, especially araw-araw po akong may analysis and updates sa SLP guys at hindi lang sa SLP, sa mga ibang crypto din katulad ng Gala, Shiba Inu coin, yun nga, Engine coin at marami pang crypto. Kaya naman mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para laging kang updated guys sa araw-araw nating pag-update at pag-analyze ng mga coins. Kasi guys, sa ating mga traders, no, especially scalpers, traders, mahalaga po nating makita ang continuation or ang continuous market sentiment ng mga traders at investors at yung galaw talaga ng mga cryptos na binabantayan natin. So kaya naman kailangan talaga nating pag-aralang maigi, no, bago pumasok at consistently yan. Then by the way guys, eto na nga, no, i-announce ko lang dito yung ating trading group chat for beginners. So actually, para po sa lahat ng nanonood nitong mga beginners, may trading group chat for beginners po akong ginawa. Ayan, so paano ba kami makakasali doon? Unang-una, wala kang babayaran doon, no? Unang-una, paki-subscribe ang YouTube channel na ito. Ayan po, paki-click lang po yung subscribe button. At pangalawa po ay i-like mo na ang video na ito dahil guys, para malaman ko kung nagugustuhan nyo ba yung mga ginagawa nating videos, no, mga content about sa trading. At pangatlo, i-comment mo yung inyong Facebook name katulad po nito. I-comment nyo yung inyong Facebook name para ma-i-add ko kayo sa ating trading group chat for beginners kasi paano ko naman kayo ma-i-add, di ba, kung wala namang Facebook name. And by the way, ito na sa ito siguro yung mga inaabangan natin mga ka-traders. Guys, no, totoo po, may parapol po tayo ng cash giveaways at ng Apple earphones. Yung Apple earphones, guys, swerte mananalo na 5. Actually, pinapag-giveaway ko na nga siya. At ayan, makikita nyo sa screen, may nanalo na ng ating pag-giveaway na earphones. And ang good news, may 5 Apple earphones pa tayo. So, paano naman kami makakasali dyan? So, ayan, habang tinitignan nyo yung proof na may nanalo na talaga, ay isasabihin ko sa inyong mechanics. So, unang-una, kailangan mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. No? Ayan. Ayan si Sir Brian Paul Iglosio. Shoutout pala sa kanya. Siya yung kauna-una ang nanalo ng ating earphone. So, binili ko pa siya. 2 yung binigay ko sa kanya para sulit talaga yung pag-aantay niya. Ilang mga isang week din kasi na siya nag-antay, no, bago niya ma-receive yan. Kaya 2 yung binigay ko sa kanya. Guys, maayos yan, gumagana at brand niya yan, no? Kaya naman talaga swerte yung mananalo ng ating Apple earphones. And hindi lang yun guys, may cash giveaways din na halagang 1,000 pesos. Kaya naman, walang masama, walang mawawala sa inyo. Baka kayo na susunod na manalo. Paano gagawin? Unang-una, mag-subscribe po sa YouTube channel na ito. Ayan po, pakiclick lang po yung subscribe button. Pangalawa, paki-like na po ang video na ito para malaman ko naman kung nagugustuhan niyo ba yung mga ginagawa nating videos. Pangatlo, i-comment niyo yung inyong Facebook name at kasama ang sagot na bakit kayo ang karapat-dapat na manalo ng ating cash giveaways at ng Apple earphones. So, swerte po talaga yung mananalo guys.
Totoo po, ayan, no. So, kapag ka na-pick ko kayo, kailangan din nakasubscribe kasi kapag ka hindi kayo nakasubscribe, makikita ko po kasi yan. Tas, alimbawang nanalo kayo, mapapawalang visa or magiging null or void yung inyong pagkapanalo. So, kailangan talaga nakasubscribe. So, ayan, swerte ulit ni Sir Ryan Paul. Ayan, si Sir Ryan Paul, igloso na nanalo siya ng ating pag-giveaways. So, ngayon, sisimulan na natin yung analyzations natin sa SLP by reading the comments. And guys, magsa-shoutout na din pala tayo dito, no? Ayan. So, tignan natin yung mga comments. Actually, may laman yung mga comments ng ating mga traders. Ibig sabihin po, no, ay, ibig sabihin talagang may pakialam din sila, no? Ibig sabihin talagang may laman yung sinasabi nila. So, ano ba yung mga pag-uusapan natin dito? Unang-una, kung ano ba yung mga solusyon na dapat gawin ng mga developers sa SLP. Yung sa patingin ng mga traders natin para mabati ko rin sila. Ngayon, eto, nagandahan ako sa isang nag-comment dito, no, mga ka-traders. So, inom lang na muna tayo ng tubig. So, eto, sasama na natin. No, eto, maganda yung comment niya. Sabi ko kasi, paano masosolusyonan nga ba ang pagbaba ng price ng SLP. Ito galing sa ka-trader natin na si Cookie Sir na maganda talaga kung tumatanggap na pambayad ang SLP sa iba't ibang platform. Actually, magandang yung idea kasi kapag ka kumakalat yung supply, ibig sabihin nabe-burn yung supply, yun nga dahil ipapambayad sa mga iba't ibang platforms. Or sabihin natin enterprise, may tumatanggap na rin yan, di ba, SLP. Para naman ng sagayon, mabawasan yung supply. Siyempre, kapag ka naman puro cash out, anong aasahan nyo, di ba? Anong aasahan nyo kung puro cash out ng SLP ang mga developer, I mean, yung mga investors, yung mga players, yung mga managers, yung mga scholars, anong aasahan nyo, no? Sa the law of economics, no? Sa rule of supply and demand, na kapag ka mas mataas ang supply kaysa sa demand, definitely pababa talaga ang price niya. Kaya naman ang SLP nga, unlimited supply. So, paano pa kaya masusolusyonan ng mga developers yon? Actually, this is one of the ways na naisip ko rin na paano kaya kung SLP, syempre, mas dadaloy pa yung kanyang supply at mababurn na para sa mga makabuluhang bagay katulad niya ng pambayad sa mga iba't ibang enterprises na rin at mga iba't ibang platforms. Yung sabi ko, and yes, yes, maganda po yung idea nyo to be able to mint or to burn the supply of SLP. Yan. So, shoutout ko ulit kay Kuke Sir na. Yan. Ito pa, isang sabi niya, nagustuhan ko rin, talagang tama naman eh. Dumadami mga players. So, anong indication nun? Guys, para sa mga hindi nakakaalam, no, ang players na po ng Axie Infinity as of now is approximately 3,000. Approximately 3 million na po na active players, no? Sa araw-araw po yan sa Axie Infinity. So, ano indication, guys? Di ba binibigyan sila doon ng SLP araw-araw? Yun nga yung reward system. Naglalaro ang mga players para makakuha ng SLP. Ngayon, pagka mas madami mga players, ano indication? Mas tataas ang circulating supply ng SLP, ang distribution supply ng SLP. Ngayon, syempre, pag tumaas nga distribution supply, mas mataas na naman ang supply kaysa sa demand. O anong mangyayari? O bababa na naman ang price. Ganun talaga nag-work ang SLP for the long term. Kaya nga, makikita nyo, ang SLP is being downtrend. No? Itong mga nakaraang buwan. So, ayan, tama naman yung insights niya. So, shoutout ulit. Ngayon, guys, eto, pakita ko lang pala sa inyo. Eto yung sinasagot kong comment sa YouTube araw-araw, no? So, sa mga hindi ko po ma-replyan kaagad, ayan, patience lang po. Kasi, ayan, ang dami ko po. Ayan, naka-record yan eh. Ayan po yung mga nire-replyan ko araw-araw sa YouTube. So, hindi pa kasama dyan yung Facebook. Ayan, hindi pa kasama dyan yung sinasagot ko sa Facebook. Asan na ito? Ayan, guys, yung mga nagme-message sa akin sa Facebook ko,
Sa sobrang busy lang po, sa mga hindi rin kasi nakakaalam, isa rin po akong accounting student, kaya medyo busy sa accountancy class. And sa college, may balak din akong mag-pursue sa ng finance industry talaga para magpaka-expert dito sa industry na ito. So, ayun, ito talaga yung ano natin, yung mga nagko-comment. Kaya hindi rin madali na i-add sa akin. Kasi guys, to be able to add you in our group chat for beginners, guys, tinatype ko pa yung pangalan nyo isa-isa. Tingnan nyo naman kung gaano kadami yan, no? Ay, no, hindi pa rin matapos-tapos, Diba? So, medyo matagal ko kayong marereplyan. Or kapag nasakto, hindi ako busy, tas nag-comment kayo, marereplyan ko kayo agad. So, i-comment na lang yung Facebook name nyo para makasali nga sa ating trading group chat for beginners at dun sa parapol. So, pa sa pag-giveaways din. So, and continue tayo. And shoutout muna kay Josephine Oshana. Idol kita kahit bata ka pa. Sana isa sa mga anak ko maging katulad mo, maging the estudiante trader. So, ayan, na-appreciate ko yung mga ganyang comment talaga namang kahit bigyan ako ng 150 pesos. So, mas pipiliin ko yung mga gantong comment, no? Kasi nakaka-motivate talaga and nakaka-inspire. Ayan. So, eto. Basahin natin to. Eto si Sir, shoutout din pala kay Sir Ghost Riley. Lagi itong nagko-comment sa atin, lagi nakasubaybay yan sa SLP update natin at sa mga iba pang content. So, talagang malaking pasasalamat at saludo ko sa iyo, Sir Ghost Riley. Basahin natin yung comment niya. Maganda tong comment niya actually. Dapat talaga maglabas sila ng Bernay mechanism dahil nawawalan na ng gana yung mga investor sa game nila. So, unang comment pa lang, ang ganda na agad ng point. Siyempre, alimbawa kahit ako na lang, no? Kahit ako na lang, mag-i-invest ba ako sa isang particular crypto company na unlimited supply na nga, tas negative pa yung dating nila sa harapan or yung standing nila sa harapan ng mga investors sa traders, bibilin ko pa ba yun? Ang mga inahanap ng investors, guys, is yung tinatawag natin na assurance in value. Ibig sabihin, pag nag-invest ka, naniniwala ka sa coin na yun, may value siya in the future. No? Hindi ka lang basta bibili dahil mura yung price niya. So, hindi lang dapat basehin yung price. I mean, hindi masama yun na magbase ka doon kasi kasama doon yun. Pero, ang pinopoint out natin dito, pag-aralan mo maigin, dami mong kailangan pag-aralan. Yung developers, burning mechanism, supply and demand, ano na bang current updates nila ngayon, ano na bang standing nila. Ang dami guys, hindi lang po sa price. So, tuloy tayo. Totoo yung sinabi niya, kapag ka walang good updates, burning mechanism, ganyan, talagang... kaya nga hindi pa nagpa-pump SLP, napansin nyo, makikita nyo SLP sideways pa lang, So, kaya nga din ganyan, kasi wala pang so much investors na nag-i-invest para patasin ng SLP. So, tuloy tayo. Ilang buwan ng pababa yung price niyan. Yung ilan sa mga scholar, pagod at puyat, tapos makukuha lang hindi pa abot sa minimum wage. Actually, ito pa, totoo yung sinabi niya rin, no? Real talk lang, no? Whether... parang makikita mo na medyo negative, pero okay lang kasi totoo naman, ito yung nangyayari talaga, no? Sakripisyo din kasi talaga, no, sa mga part ng, ayan, kahit mga managers, mga investors, at mga players. So, ang dami ng sabi ng mga developers na kailangan talaga ma-burn, pero ayaw nila makinig. Yung profit lang nila inaalala nila. So, makikita naman natin yung Axie Infinity. Kung tatanungin nyo, Seth, tatagal pa ba Axie Infinity? So, para sa akin, tatagal yan based on the data and based on the their profits in September 2021, guys. At mga 2 months, actually 3 months ago, September, tumaas yung kanilang revenue ng 40%. So, billion-billion yun na US dollars. Ibig sabihin, guys, sa mismong game na Axie Infinity, they are still growing and they are dominating the NFT industry, the play to earn industry. Ibig sabihin, okay naman yung company mismo. Kaso lang, ang hindi nagiging okay nga, yung SLP. Why? Kasi nga, iba yung price factor and yung fundamentals ng paggalaw ng price ng SLP. Kasi bakit? Pagka nga nag-cash out, ano mangyayari? Diba? Bababa ang price ng SLP. So, yan.
Eto, comment din ni Sir John Martinez. Marami ring galit na breeders ngayon dahil sa bigla ang nerf nila. Eto rin. Eto yung mga sinasabi natin na good points na nagko-comment na yung good, parang good debate, no? Na makakakuha ka ng information. Marami na ring galit na breeders ngayon dahil sa bigla ang nerf nila. Mid-season sa bone sale. Biglang baba ng presyo sa MP na lugi ata mga breeders ngayon. Kung ikaw yung taong may balak din pumasok sa Axie Infinity, bas okay na, ito yung perspective ko ah. Ito yung perspective ko guys. Bakit para sa akin yung perspective ko, late na mag-invest sa Axie Infinity mismo, so, late na bumili ng Axies. Why? Kasi unang-una, bumaba na yung bigaya nila ng SLP dyan. Sa totoo lang, kasi nga, bakit bumaba? No, okay lang naman yun, medyo may pagka-negative, may positive. Ang negative niyan sa mga naglalaro, syempre, kung ikaw yung naglalaro, gusto mo nga kumita ng malaki. Gusto mo makakuha ng maraming SLP. Ngayon, ni nerf, binabaan yung bigaya ng SLP. O, bababa rin ang kita mo, bababa rin yung monthly income mo. And with that being said, bababa rin yung tinatawag natin sa mundo ng investing, na ROI, or yung return on investment, or sa Tagalog, madaliin na natin, yung nilabas mong pera para makabili ng team. Right? So kung scholar ka, actually wala akong masyadong nakikitang problema. Pag scholar ka, pumasok ka ng pumasok, basta siguraduhin mo lang na legit yung manager mo. And then yun, laro ka na, no? Kikita ka na. Pero kasi napaka-crucial kung ikaw yung bibili ng team eh. Pera mo yan eh, no? Saka medyo malaki-laking halaga kasi sana ako i-risk ko talaga yung 10,000 ko dito sa Axie Infinity kung ganun lang kababa. Pero pinag-uusapan kasi dito para makabili na maayos na team, eh sabihin na natin 40,000, 50,000, 60,000, may umaabot pa nga 100,000, di ba? So ganun talaga yung lalabas mong pera, no? So with that being said nga, babagal yung pagkuha mo ng ROI. Pangalawa, no, kailangan mong aralin talaga lahat, at hindi lang aralin lahat kundi mag-improve ka sa game. Kasi sa Axie Infinity, ang kaya nila ni-nerf na ganyan guys, sa totoo lang, kasi gusto nila yung mga naglalaro, nagbibreed is kailangan competitive. Ibig sabihin, gusto nila active yung mga players nila, gusto nila laging naglalaro yung engagement sa game, at gusto nila nag-i-improve yung kanilang mga players. Siyempre, yung mga players kailangan, may tinatawag tayo na MMR sa game, right? Which is yung points. Kapag nanalo ka sa kalaban mo, is tataas yung MMR mo. Pagka natalo ka naman, bababa yung MMR mo. Ngayon, ang masaklap dito, sa may update din sila last October, na may 800 below MMR update, na kapag ka nga below 800 MMR ka, hindi ka makakatanggap ng SLP. So, kung ikaw yung tipong player na beginner, wala masyadong alam kasi nga hindi pinag-aralan bago pumasok, walang experience, o ano ka ngayon? O, di ba kung nagmadali ka, hindi, mura ang team ngayon sa Axie Infinity, bibili na ako. Inabutan ka nung update na yun. Hindi mo alam gagawin mo. Marami rin ako nakita niya nagsisi. So walang masama pumasok sa Axie Infinity as long as okay sa iyo yung niris mong pera, as long as hindi mo inutang yan, and as long as guys, as long as pinag-aralan niyo maigi bago kayo pumasok. So hindi tayo mag-invest sa isang investment na wala tayong kaalam-alam doon. So move on na tayo sa ibang comment. Thank you ulit Sir Riley at Sir John Martinez. So ayan, wala akong kaalam-alam sa trading, gusto ko matuto. Thanks sa very informative na video. So shoutout po Dean Paul Kultura. Ito rin yung isang magandang debate. Ito. Actually I respect his comment, guys. Pakinggan natin tong sentiment niya. Sir, di po gumagana ang candlesticks pattern or technical analysis when it comes sa ganitong situation. Puro fundamentals talaga. No? Puro Axie investors and players lang nagte-trade ng SLP. Maliit lang ang bilang ng institutional whale, crypto traders at ang ibang nagte-trade ng SLP compared sa ibang altcoins na matataas ang volatility. Kitang-kita mga pattern di katulad ng SLP
dahil sa sobrang laki ng minting rate. Actually, yung sinabi niya, no, hindi na ako makikipagtalo kasi totoo naman, totoo yung mga sinabi niya, guys. May mga ibang concept lang ako as a day trader na tinama ko sa kanya. Pero actually, totoo yung sinabi niya kasi nga, ang price and fundamentals din ng SLP, no, eh, reward system nga. Pagka nag-cash out, talagang bababa yan. Kaya naman, makikita nyo yung mga managers, yung sinabi niya dito, mga Axie investors, players, yung karamihan nagtitrade ng SLP. Actually, kung naririnig mo man ako ngayon, sir, ayan, thank you po sa comment mo kasi natuto din ako. Kailangan lahat tayo natututo at nag-improve, no? Wala naman siyang sinabing masama dito, no? Maliit lang ang bilang ng institutional whale crypto traders katulad natin sa ibang altcoins na mataas ang volatility. Kitang-kita mga pattern di katulad ng SLP dahil sobrang laki na ng minting rate. So, ito yung sinabi ko sa kanya, no? Yun nga, believe din ako sa kanya. Tama naman yung kinoment niya. Halos 90% tama yung kinoment niya. Ang sa akin lang, no? SLP kasi is being traded by traders and investors. Kasi kahit sabihin natin maliit lang na porsyento yung nagtitrade nun, in short span of time na paggalaw ng SLP katulad nga niyan, no? Imposible na wang wala ditong kahit isang trader na nagtrade ng SLP, especially kapag sabihin nating 5 minutes. Kasi nakalista din ito sa mga iba't ibang exchanges. Kahit ako ngayon, pwede akong bumili ng SLP ngayon. Ibig sabihin ko, guys, is lahat ng tao nga pwede magkaroon ng SLP. Lahat ng tao pwede mag-trade ng SLP as long as you have the means para bilhin ito, no? So, ayun yung sinasabi natin dito. Pero, yun lang naman. Kasi nga, yung mga traders na yun, kapag ka bumibili sila, no, lalo na kapag ka nakarinig yan, no? Ito lang naman sir, kapag ka nakarinig yan ng good updates sa mga developers. Halimbawa nga itong November ano, so 5 minutes pala to, itong November 4 nagalaw ng SLP na nag 7 pesos nga, ibig sabihin na hype yung mga traders dito, no? Hindi naman pwedeng sabihin natin na managers, kasi nga managers usually pa cash out nga sila, ibig sabihin pa sell. Pero ang mga traders din ang bumubuhay nito samway-samaw, kasi nga pag nakita na lang may good updates, uy, may good updates, bibili na ako, baka maiwanan ako ngayon. Pagka it deals with the trading psychology din kasi, yung kapag ka naisip mo na, uy, good updates, tataas ang SLP ngayon, yung iniisip mong ganyan, maaaring iniisip din ng karamihan ng mga traders. Ngayon, pagka nagsabay-sabay lahat yun, actually, parang chain mail yan. Pagka bumili to, makikita mo, tataas yung price pa unti-unti. Pagka bumili sila, and pag nagbilihan na lahat, ay na yung resulta. Talagang SLP is being driven by the hype, by the news, and by the emotions of the traders and investors. Ayun lang naman yung sa akin. Siguro yung sa kanya, ang point of view niya doon, yung talagang long term. Ibig sabihin, totoo yun. Gumagalaw ang price ng SLP dahil sa supply and demand, sa mga Axie, big Axie investors, no, players. Pero, para sa akin, dahil nga trading perspective yung binablog natin dito, yung short term na galaw ng SLP, yung ganyan ba, no? Eh talagang karamihan niya mga traders talaga, lalo na pag sinabi mong 5 minutes, no? So tinitrade talaga ng tao itong SLP. So ayan, great insight sir, hindi ko mabasa yung pangalan niya, pero yun naman ang maganda sa mga comment na ganito, no? Yung hindi nambabastos, hindi nambabara, no? Ang maganda dito yung may paggalang pa rin, no? Kahit na hindi kayo magkapareho ng paniniwala, ganito manggayahin nyo. So, hindi ko mabasa yung name niya. So, comment ka naman dito, sir. Glink, yan, kung nanonood ka man, thank you sa insights mo. So, lipat na tayo sa ibang comments. So, eto, nasagot ko na nga rin yung ganitong tanong. Yun, yung kung maganda pa ba mag-invest sa Axie Infinity. Actually, maganda mag-invest sa Axie Infinity noong, no? Noong possible pa lang siya, noong pausbong pa lang siya at that particular time ng first quarter ng 2021. Why? Kasi yung SLP, no, wala pa siyang, kasi nga konti yung players eh. Alam niyo ba yung players lang ng Axie Infinity back then, actually April nga yun eh, no? April, 38,000 pa lang ang Axie Infinity players. Which is now
talagang ang dami ng players eh. Totoo yung nagsabi kanina. Ang daming players, ang daming distributors ng SLP, ang daming supply, more supply, less demand. Ano mangyayari sa SLP ngayon? Pababa. Diba? Ang mga nakinabang talaga sa Axie Infinity, sa totoo lang, yung mga nakabili ng bahay, yung mga nakabili ng sasakyan. Ibig sabihin, dun sa panahon na yun, maganda mag-invest. No? Yes, tatagal ang Axie Infinity, but the question is, good pa ba mag-invest sa Axie Infinity? Which is para sa akin nga, late na. No, late na. So, pero actually, depende pa rin sa inyo yan. Kasi nga, iba-iba tayo ng approach and iba-iba tayo ng perspective and the way ng pagre-research. Parang nang sa gayon, eh, talagang ma-evaluate natin. Iba-iba kasi tayo. Unang-una, iba-iba tayo ng the way ng pagre-research. No? At iba-iba tayo ng way. Halimbawa ako, trader ako, investor lang talaga ako ng SLP. No? At kumikita naman ako sa SLP sa paraan ng pagtitrade. Hindi ko na kailangan mag-Axie. Yun lang naman yung point of view. Iba-iba point of view yan. May point of view ng players, may point of view ng investors, at may point of view ng traders. So eto, move on tayo sa isang comment. Pero batiin muna natin yung nag-comment. That's gone. So eto naman, SDC. Ito yung isang magandang tanong din, no? From A, makikita nyo ha, anong point of view niya, anong perspective niya sa SLP? Player ba, trader, or investor? Kayo po sumagot. Player, di ba? Kasi nga may team siya sa Axie. Ngayon, nilalaro niya Axie Infinity, kaya nga players. Yun makikita natin dito, kuya, may team po kasi ako sa Axie. Tataas po ba yan ng above 3 pesos for the next 6 months? Or magpipiso po yan? So, kasi sobrang na-stress na po kasi ako. Ayan, shoutout sa'yo. So, hindi lang ikaw. Ayan yan, sinabi. Ayan o, di ba? Ayan yan, bago ko pa sabihin, sabi niya eh, may magko-comment. Huwag ka mag-alala, di ka nag-iisa, lol. So, makikita talaga natin dito, from the insights pa lang, ang daming naaapektuhan kada bumababa ang SLP. At kung makikita nyo, ano sinasabi ko lagi, ang mga investors at players, ano sila, short term, long term? O ano makikita nyo sa comment niya? 6 months. Trading ba yon o investing? O, di ba? Investing po yon, kasi lagpas ng months, months to years talaga ang talagang epekto niyan sa mga players, yung pagtaas ba ng SLP. Which is, di ba, ibang-iba sa tinuturo ko na trading. Kaya naman may ibang approach dyan at ibang the way ng pagre-research. Ngayon, para sagutin ng iyong katanungan, para sa akin, hindi naman siguro papabayaan ng inyong mga developers iyan na mag-poll talaga sa piso yan. Hindi papabayaan yan. No? Eh kung mag-piso talaga yan, eh talagang parang kumbaga makikita nyo na hindi good management ang mga developers neto, mga founders, yung Sky Mavis, ibig sabihin, hindi nila naantabayanan, hindi nila nagawa ng paraan. Kasi nga, nagpiso eh. Pero para sa akin naman, since ang company, no, since galing ako sa stock market pala guys, at isa ring accountancy student nga, tinuturuan kami na evaluate at pag-aralan ang mga businesses. Kasi behind those crypto companies and behind those corporations are businesses pa rin naman. So it basically means na kailangan mong in-analyze yung business model na yun kung talagang tatagal ba siya. Pero para sa akin, kahit ako naman ang magtayo ng ganyang kumpanya, no, hindi ko naman hahayaan, no, na malugi yung aking mga investors, mga players. So ibig sabihin, gagawa niya ng paraan, paunti-unti ha, hindi ko sinasabing mabilisan ang pagtaas ng SLP kasi guys, ako personally naniniwala ako sa 2022, tataas po ang SLP. Pero sa 2022 nga, hindi nangangahulugan na madali, hindi nangangahulugan na mabilis, no? Maging realistic po tayo, maging makatotohanan tayo. So para sa akin, mag-aabib siya ng 3 pesos sa 2022. So, and yun nga, sinabi mo, 6 months. So sana mag-remain nga siya between 5 to 7 pesos. 'Di ba? Kasi nag 20 lang naman ng SLP kasi madaming ang na-hype and then yun nag-cash out na lahat, no? So ang mangyayari diyan sa SLP, ito insights ko, no. Maglalabas ng mga updates sa mga developers paunti-unti at in the same time paunti-unting babalik ang tiwala ng mga traders at investors katulad ng sinabi ko kanina, good management and good updates leads to the price
movement upward of the SLP. So sa tanong mo, sa sagot sa tanong mo, no, eh para sa akin hindi naman nga yan papabayaan ng mga developers. So sa ngayon down ng SLP, pero long term nga ang tinitignan natin, yung hindi yung price ngayon, yung price niya in the next 6 months. So babasa pa tayo, guys. Inom lang ako. Ayan ay makikita natin ngayon, balik tayo sa mga comments siguro. Mga comment, ilang comments na lang ibabasahin natin. Ayan, waiting na tumaas, sir. Ayan, sa tingin ko, sa December din may chance umangat ng, para maging realistic tayo, guys, 3 to 5 pesos. Ayan, may chance po talaga siyang, ayan, sabihin natin 5 pesos this December. Eto, may nag-comment din. Maganda rin yung comment niya, sabi niyang ganun. Shoutout kay Sir Alder Manahan. No, paanong research po ba ang dapat gawin, idol? So, tama yung tanong niya, kasi paano mo nga naman i-research ang SLP or ang mga iba't ibang cryptos na gusto mong pag-investan kung at in the first place pa lang, hindi mo alam kung paano mag-research. Kumbaga, i-research mo muna kung paano mag-research. So, nag-guess niyo yun? So, bigyan lang kita ng key takeaway, sir. Nire-research po yan, unang-una sa mga developers, yung management po. Kasi behind those crypto companies nga and corporations, may mga developers yan, may mga founders na sila yung nagmamanage ng game nila, no? Ng kanilang mga samot-saring network and system doon inside those business model. So pangalawa, yung mga futures nila, yung mga projections nila in the futures, mga future projects, kung nakakatulong ba sila sa tao. Like Bitcoin, pag ni-research mo yan, digitally na binabayad sa mga enterprises around the world. So, ibig sabihin, nakakatulong siya sa pamamuhay ng tao para maging convenient at easier. So, di ba, nagigets niyo yung point of view ko, hindi ka lang mag-i-invest sa isang coin na sasabihin mo lang, mura, mag-i-invest ka na. No? Bago ka mag-invest, alamin mo muna yung background nun. Di ba? So, ganun dapat. At kailangan, sir, alamin mo kung ano yung supply. No, katulad ng Bitcoin, 21 million lang ever ang supply ng Bitcoin. Pagka naubos yun, wala na. Ibig sabihin, pahirapan talaga. Kaya naman, ganun na lamang kataas ang price ng Bitcoin. Right? So, ayun yung kailangan dapat pag-researchan. Pero, guys, gagawa ko ng actual tutorial niyan. Maghintay-hintay lang po kayo. Medyo busy lang talaga. So, eto. Ayan, salamat po sa channel mo. Talagang, guys, sa totoo lang, although may mga nagko-comment na negative, pero sa totoo lang, out of 100 comments, 10 lang yun, 5 to 10 lang yung negative doon. Yung 90 comments, nagpapasalamat pa sa akin dahil natuto daw sila. So, nag-SLMT sila sa akin, guys. So, eto, sabi naman si Brian Usan, nice video, Lodi Cakes. Mas gusto pa kitang panoorin kesa sa iba. And kung yung iba kasi nagtataas na mag yung iba kasi tataas magbigay ng hopes. Sa totoo lang, ito yung ipinagmamalaki ko sa ating channel na unang-una totoo ako sa mga sinasabi ko, kasi guys, kapag kasi sinabi niyo lang yung puro positive sa SLP, maraming maniniwala at maraming aasa. Ayun yung ayaw natin, kasi nga tinitignan natin yung katotohanan, no? Ang mga videos ko araw-araw, sinasagot yung tanong na, ano ba? Ano ba ang talagang katunayan? Or ano ba ang talagang standing, reality standing ng SLP sa market, no? Sa bawat pinag-analyze natin, ano na ba talaga yung katotohanan na price movement ng SLP? So, kailangan para maging realistic tayo ay kailangan maging to be able to be accurate, you have to be realistic first. So next tayo, ayan, so ito pala yung mga nagpapa-add sa GC natin. Yung iba dyan, guys, na-add ko na, no, kahit hindi ko pa binabasa yung message. Ayan, talagang hindi ko kayo ma-replyan isa-isa, pero ang dami talaga, eh. No, so ito last na lang na ating insights.
Eto, makikita natin yung insights naman niya, yung comment niya. Yan din nangyari last month, umabot din ng 2.50 pa nga, di ba? Pero biglang tataas. Tiwala lang alam ng mga developers trabaho nila at di naman sila lugi sa MP kasi dami pa rin nagbe-breed ng taga-ibang bansa yung gamit nga yung Axie Infinity Shards or yung yun nga, yung pagbe-breed sa game. Kalma lang, lalo na mga scholars, wala naman kayong puhunan. Streets nga lang. So, itong perspective niya, balance naman din. And sa mga, yun nga, kagandaan ng mga scholars, wala naman kayo nilabas na pera. Eh, kailangan din pag-aralan nyo din yung galaw ng SLP kung gusto niya pang matuto, di ba? Pero sa mga naglabas talaga ng pera, ayun yung pinag-aaralan talaga, no? Sabi niya dito, tiwala lang, alam ng mga developers trabaho nila. Ibig sabihin, aware sila sa nangyayari ngayon sa SLP. Aware sila. Talaga namang aware sila na 2 pesos na ano na lang ang SLP ngayon, 'di ba? Mababa na. Kaya naman makikita nyo din na hati yung perspective ng tao. May mga naniniwala pa rin sa SLP, may mga hindi na. Natural lang talaga 'yon. So ayun yung insights ng mga ka-traders natin dito sa SLP. Siguro napahaba na itong video na ito, and for the conclusion na lang, makikita natin na sa mga ka-traders natin na nag-participate, or pinili ko lang kasi mga comment nila, kung gusto nyo gumawa pa naman gantong videos, i-comment nyo lang kung gusto nyo pa. Sabihin nyo kung gusto nyo at isasama ko yung comment nyo. Sige, sabihin nyo, i-comment nyo dyan sa baba na yes, gusto ko sumali dyan, and at the same time, i-comment nyo yung insights nyo sa SLP. At babanggitin ko yung pangalan nyo para ma-acknowledge ko kayo at yung comment nyo. So, maraming salamat mga ka-traders, guys. Lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do. Especially dito sa pagtitrade ng SLP. Kailangan talaga may trading plan ka, discipline ka. Kasi kung papasok ka lang, dahil, no, dahil kumita yung kaibigan mo, dahil sikat ang SLP, dahil mura SLP, walang na-add na value sa'yo as a day trader and as an investor. Ibig sabihin, wala, nang hula ka lang, no? So, kailangan talaga pinag-aralan bago pasukin. Sa mga investors naman, pag-aralan, pag-researchan, mabuti ang supply and demand ng SLP. Ano na ba ang mga current updates and improvements sa game na ginagawa ng mga developers? So, kasi sa uli, magpo-fall pa rin yan sa pag-research natin, sa beliefs and values natin as a day trader and as an investor. Kaya kailangan talaga nating pag-aralan. Long-term growth yung sinasabi natin sa SLP, hindi yung mabilisang pagtaas. Katulad nito, ayan ang evident now. Ibig sabihin, ayan na, nakita nyo na, tumaas ng mabilis. Ano nangyari? Bumaba ng mabilis. So, 'di ba, talagang kailangan diyan long-term na sustainability ang gusto nating mangyari sa SLP, na maglalabas ng mga updates yung mga developers at unti-unting mababago yung negative, ano, nag-transition from negative na sentiment or image nila sa mga harapan ng mga investors at traders. Ibig sabihin, uy, nag-a-update na pala ang mga developers nito. Ibig sabihin, babalik na unti-unti yung tiwala ng mga investors at ng mga day traders to be able to pump the price or to push the prices up of SLP. So, ganun po yung tinitignan natin. Hindi mabilisan, hindi madalian, kundi long-term na pagtaas ng SLP. Kasi, ayun din yung goal ng mga players. Ayaw nila umangat na basta-basta na sobrang angat, tas bababa din agad. Ang gusto nila, yung may sustainability and na may maintain niya yung particular price range. So, thank you and God bless us all, guys. Again, sa mga gusto pong sumali sa ating trading group chat, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel natin at i-comment nyo na yung Facebook name nyo. At sa mga gustong manalo ng cash prizes at ng ating pag-giveaways, yun ulit, i-comment nyo yung inyong Facebook name, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. At the same time, i-comment nyo kung bakit kayo ang karapat-dapat na manalo ng cash, mga thousands of cash natin, and ng ating pag-giveaway na Apple earphones. So, swerte po yung mananalo. Mag-comment na kayo, mag-try na kayo, wala namang mawawala, at baka kayo na ang susunod na manalo. God bless us all, guys. See you on my next video analysis. Bye-bye po.